Hi guys, so nandito kami ngayon para ituloy yung part 2 ng Unsolved Mysteries here in the Philippines. Tapos syempre, since may mga nag-comment dun sa unang video natin na naghahanap sila ng mga urban legends, mga short stories natin. Din. Kasi marami naman tayo nakaimbak eh. Last time, ano nga ba yung mga napag-usapan natin sa mga Unsolved Mysteries? Yung una sa'yo is yung... ako sa akin, Romblon Triangle. Romblon Triangle yung napag-usapan natin. Tapos yung Teleporting Soldier, mm-hmm. si Hill Perez. Tsaka yung isa is... ano nga ba isa? Nakalimutan ko yung pinaka-last time. Nakalimutan ko na nga rin eh. Yung unang-unang kinuwento ko yun eh. Ay, naalala ko na, UFO sighting sa Las Piñas. Sa Las Piñas. Okay. Tapos ito yung kadugtong nung Unsolved Mysteries din sa Pilipinas. Actually, meron pa ako isa. Ikaw, meron ka. Meron pa ako isa. Isa, ayan. Tapos, lalagyan namin ng madami pang mga kwento na I'm sure may enjoy nyo. Okay. So, umpisa na muna natin dito sa Unsolved Mysteries. Okay. Start natin dun sa isa sa mga Unsolved Mysteries na na-research namin nung time na naghahanap kami ng mga Unsolved Mysteries na kilala dito sa Pilipinas. Isa doon is yung Ramon Magsaysay na plane crash. Familiar ka ba doon? Kilala ko si Ramon Magsaysay. Ramon Magsaysay is isa ba sa president? Isa sa president natin sa Pilipinas. Hmm. Pero hindi ko alam or baka nakalimutan ko lang na plane crash palang naging cause of death niya. Okay. So anong Unsolved Mysteries na part doon? Ang solved mystery doon is ikukwento ko muna ako ano yung nangyari. Okay. Una is meron silang parang pupuntahan na isang lugar. I can't remember, hindi ko lang alam kung nalagay ko sa note dito. Parang somewhere in Cebu yung pinuntahan nila. Correct me if I'm wrong kung alam niyo yung mga details, pero ito yung nakalagay dito eh. Ang sinakyan nila is parang Douglas C-47 na klase ng airplane. Private plane ba yan? Para siyang private plane. Hindi siya yung mga sobrang laki na parang passenger. Ganun. Tapos yung pangalan nun, Mount Pinatubo. Mount Pinatubo yung pangalan ng aeroplano. Literal? Oo, Mount Pinatubo. Pinangalan sa ano? So parang, di ba Mount Pinatubo? Oo, pumutok. Pumutok siya. Tapos mamaya ako sasabihin kung bakit. Yung mga ganung klase ng mga details sa maliliit. Okay, sige. Tapos, may nangyari nun, yung time na yun. Ang pupuntahan nila sa Cebu is parang meron silang parang talk na gagawin. May pupuntahan sila na parang celebrate o parang event na sila yung guest. President pa ba siya nung time na yan? President siya nung time na to. Okay. Tapos, ang nangyari is pumunta sila dun sa event na yun. Tapos, after nung event na yun, madami silang na-meet. May time pa nga na yung taga Cebu, I'm not sure kung siya yung mayor nung time na yun, na pinastay muna sila. Stay muna kayo dito. Oo, kasi ano yun eh, parang may accommodation yun, di ba, na ano. Tapos, ang sabi naman ni Magsaysay, hindi, kailangan na namin din umalis eh. So parang dinecline niya yung offer para makaalis na, makauwi na on time. Tapos, nangyari yun, sumakay sila sa airplane. Tapos, mga around 1 a.m, madaling araw, yung flight nila sa madilim. Feeling ko isa 'yon sa mga reasons kung bakit nangyari 'to. March 17, 1957. Okay. Pabalik na sila ng Manila. Nag-crash yung airplane sa Mount Manunggal. So paano nag-crash? Nawala ng control tapos tumama sa bundok, doon nag-crash. Parang anong nangyari is parang yung last na transmission ng signal is parang kaka-take off lang. Tapos nung kinaumagahan, nagising yung asawa ni Magsaysay na parang bakit wala pang tumatawag, di pa dumadating si wala pang balita si Magsaysay. Nakabalik na sa Manila. Tapos, nagkaroon ng search para hanapin kung nasaan man. Kasi hindi nila alam na nag-crash. Hindi nila alam. So, anong nangyari? Pinuntahan nila dun sa mga pwedeng daanan, tapos dun nila nakita. Nakita nila na nag-crash yung plane. Tapos, isa sa mga details na napansin nila is madaming mangga sa paligid. Mangga. Na pwedeng binili na sa Cebu, dinala nila. Okay. Gets. Madaming mangga. Alam ko may something na weird na nangyari. Ba't naging mangga yung... Ayan, madaming mangga. Tapos, yung mga katawan ng mga passengers, malalayo yung iba. Kalat-kalat na. Oh. So, ibig sabihin, parang kung iisipin natin, may mga gumalaw, may mga naglipad. Meron nga na parang nung nakita nila na patay na, parang based dun sa kung paano yung position niya, gumapang pa siya.
Okay, so ano, siguro after mag-crash merong may buhay pa siya. Nag-aagaw buhay pa siya tapos nakagalaw pa siya. Nakagalaw pa siya, nakaano pa siya. Tapos nakalayo pa. Dito ang pinakaunang cause na sinasabi nila is metal fatigue. Parang nagkaroon ng parang may part doon sa eroplano na parang bumigay. Ah, okay. So ayun, naabot niya yung threshold ng ano niya. Tapos bumigay na sira during flight. Tapos yun, kaya feeling ko na bali yung eroplano, kaya din siguro tumalsik yung mga pasahero na iba. Kaya kasi malalayo yung ano eh, yung katawan ng iba eh. Imagine mo sa ere pa lang nasira na nawasak na ano. Tapos ang mas okay na pag bumagsak kasi may chance na kasi seatbelt ka eh. Oo. Eh paano kung nasira tapos natanggal yung ano, lumipad ka? Oo. Parang mas na alam mo yung alam mo yung sa mga eksena sa mga pelikula na saan ko nga ba nakita yung Final Destination 1 ata yun? Nahate. Oo, di ba nahate? Di ba nagliparan yung mga ano, nagtalsikan? Gawa ata sa hangin yun eh. So sobrang lakas din. Kaya pag, ano ka, pag nakasakay ka ng aeroplano, hindi ka ba nagkakaroon ng anxiety dun sa ganun? Yung biglang imagine mo na mabutas yung bintana. So far, hindi naman. Kasi maninipsip talaga yun eh, di ba? Pag nasa ere. Yung pressure. Oo, yung pressure. Pressure, tang patay ka dun. Pressure. Tapos yun, ayun nga. Pero madaming passengers ha, siguro more than 10, more than 15, parang ganun. Pero may isang nakasurvive. Uy. Isa lang. Out of dun sa 10 or 15. Hindi ako sure ha, kung tama yung recall ko, kung journalist ba siya. Mm-hmm. Pero alam ko journalist siya. Pangalan niya Nestor Mata. Siya lang yung natira dun sa lahat. Tapos wala akong nakita kasi na parang interview to. Oo, wala sa kanya. Pero ano yung mga statement niya? Ano daw sinabi niya? Hindi ako nakita ng exact na interview kung ano yung statement na sinabi niya, pero ito yung mga weird na details about it. Sobrang gusto kasi ng tao si Magsaysay nung time na yon. Sabi nga, isa daw yun sa mga best na presidente. Mm-hmm. Kasi open during that time, open yung Malacañang sa mga halimbawa, ikaw gusto mong pumunta Malacañang, open mo. Pwede kang pumunta doon. Kasi, di ba parang, ayun ba? Pwede pa? Pwedeng pumunta. Hindi, alam ko, feeling ko mahaba muna ang proseso eh. Mm-hmm. May process muna yun bago ka pwedeng pumunta sa Malacañang. Nung time na yun, halimbawa ikaw may kailangan ka, gusto mo lumapit sa kanya, pwede kang pumunta doon. Parang ano lang siya, ano, parang mayor's office lang siya na open para sa lahat ng mga nangangailangan. Tapos ano siya, parang sobrang on, ano ka ba yan? Hands-on niya. Sa mga Pinoy nun kasi pumupunta lagi siyang umaalis ng Malacañang, pumupunta sa mga iba-ibang probinsya. Tapos isa sa mga pinatupad niya nun dati is yung parang yung sa mga veterans. Okay. Yung parang meron silang benefits after nun, halimbawa, hanggang sa families. Alam ba kung bakit? Bakit? Eh si Magsaysay, ano rin yan eh. Veteran din siya. Ano siya, parang lumaban din siya, diba? Kaya siguro sinulong niya yun. Saglit lang ha. So, may mga naglabasan ba ng mga theories dun sa crash like assassination? Actually, yan nga. Yan yung isa sa mga unsolved na mysteries. Kasi, parang ikaw, maniniwala ka ba na metal fatigue lang talaga? Parang ganun. Hmm. Kasi parang, kung presidente yan, kailangan yung sasakyan niya, sobrang secure. Di ba? Na parang maintained. Gusto kong malaman kung may sinabi bang si yung survivor Nelson Mata. Kung meron ba siyang Nestor. Ah, Nestor, kung meron ba siyang statement, kumbaga nakita niya ba yung mga last na segundo bago nagkaroon ng crash, ano bang mga narinig niya? Yeah. Since ano siya, journalist, di ba? Baka may nagkakalap na rin siya ng information, wala ba siyang any ano? Parang ano siya, hindi, parang wala, mag-search siya. Yun ang hindi ko alam. Pero kasi tinry ko mag-search, wala akong nakita. Interesting. Ito yung mga sinasabi pala nila na pwedeng reason kung bakit. Bakit daw? Ang una, aside from metal fatigue, is yung load nila. Yung number ng tao dun sa loob ng planes is enough. Kala ko dahil sa mangga. Actually, yun nga. Ano? Nagdala silang madaming mangga. Hmm. So, parang na-overload. Weh? Oo. Kasi nung tiningnan nila yung lugar, sobrang daming mangga. Yung wreckage niya? Oo, yung wreckage. Ang daming mangga nakakalat. So, di ba parang dahil sa mangga? Weird, parang ano yun. Ano? Parang yun pa yung naging ano, no? Reason nung ano nila, nung car crash. Tapos ano pa sabi? Car crash? Ay, car crash. Sorry, plane crash. Plane crash. Car crash, mamaya sasabi ko sa inyo kung bakit. Oo. Pumapasok sa isip ko yung car crash. Ayan. Sorry. Tapos yun,
sabi pa nila na involved daw yung CIA doon sa nangyari. Okay. Kasi I'm not sure. International yan. Mm-hmm. Nung time na yun, parang merong gustong plano yung US na gawin dito sa Pilipinas. Hinaharang ni Magsaysay? I'm not sure kung hinaharang niya, pero parang siguro nagkaroon ng... Conflict. Nagkaroon ng conflict, so parang yun daw yung reason kung bakit. Gusto daw makialam ng US nun sa government ng Pilipinas. Eh yung Pilipinas nung time na yun, sobrang hinahands-on ni ano eh. Siguro may sariling gusto si Magsaysay nung time na yun sa Pilipinas. Tapos, ito pa yung isa sa mga weird na details. Nung huling araw daw, na bago sumakay ng aeroplano si Magsaysay, meron siyang parang premonition. Oo? Na ano daw? Hindi, parang kasi napansin lang ng asawa niya to eh. Nung time daw na yun, iniisip niya kung bakit ganun. Weird yung behavior ni Magsaysay nung araw na yun. Pagising niya, parang sobrang sweet sa kanya. Magsaysay. Ganun 'di ba yung ano? Ganun 'di ba may mga paniniwala tayong mga Pilipino sa ganun 'di ba na ano naniniwala tayo na bago mamaya pa yung isang ano natin kakilala or loved ones, usually nagpapakita muna ng ano, premonition or pahiwatig. Mm. 'Di ba nagpapahiwatig muna eh, no? Parang isang pahiwatig. Oh, yeah. Nagpapahiwatig muna. Tapos yun nga, bago sa umalis, nagka parang press con. Okay. Tapos parang pinaano siya, parang pinapakila yung asawa niya, parang parang binring up niya sa public. Tapos may ginawa daw siya na hindi niya ginagawa before. Kinalikan niya sa harap ng maraming tao. Sino? Yung asawa niya. Oh. Hindi niya ginagawa yung usually. It's... So, first time nakita sa public na kinis niya yung asawa niya. Bago siya magkaroon ng ano? Tapos yun plane na. Crash. Nagkaroon tapos na siya ng plane crash. Tapos, feeling ko, alam mo. Ano? Pansinin mo dalawang beses na nangyari yung ganong incident. Na? Nag-plane crash. Tapos, na politics involved. Ito, naisip ko lang to ha. Masyado kasi maano yung utak ko eh. Isipin mo ha. Plane crash. Air incident. Tapos, after nung air incident, merong anak or merong relative na napunta sa politics na umangat. Sino? Sino si Magsaysay, Ramon Magsaysay. Nagkaroon siya ng plane crash. Anak niya ba si ano? Ang alam ko relative or... Hindi ko sure about this. Hindi kasi ako well-versed pagdating sa politics eh. Pero Ramon Magsaysay is related kay... Hindi pala. Sorry. Iba yung sinasabi ko. Nalito ka lang. Separate na president yun siya. Alam mo yun, may mga conspiracy theories na minsan, may mga tinatawag silang pawns na kailangan meron silang isacrifice para may next in line na maging parang next in succession. Parang ganun. Tapos ito pa. Ano? CIA. Oh. Involved daw ang CIA. Sino yung ano? Sino yung survivor? Ano? Nestor. Nestor Mata. At Nestor tapos Mata. Ano? Ay. Na ay. Illuminati. Galing yun. Naisip ko lang yun. Nakakonek pa sa Tagalog yun. Na, ano? May dadagdag pa? Hindi. Yun lang. Parang ano, yung pinaka unsolved mystery kasi dun is, totoo nga ba na mayroong politics na involved dun and sa nangyari? And ano yung totoong cause ng plane crash na yun? Natatawa kasi di ba bang ina-explain mo sa akin yan, sinearch ko kanina kung anong year ba naging president si ano pala nito? Si Magsaysay. Hindi naman tayo nag-usap ko ano yung topic mo tsaka ano topic ko, di ba? Ang ni-research ko kasi is about kay Clarita Villanueva. Okay. Alam mo kung anong taon nangyari? 1953. Sakto. Same ng unang upo niya. Promise, hindi kami nag-usap. Pero nakakatawa lang na ano. Pero nag-usap, nagulat ako, sabi ko, ang year na naupo si, 1953, sakto yung kay Clarita Villanueva. Pero teka, sino ba si Clarita Villanueva? Si Clarita Villanueva. Familiar ka ba sa pelikula ni Jody Santamaria before? Clarita, ang title. Parang, sabi nga nila na nakakatakot daw yung film. Horror yun. Kasi ano yun eh,
Okay, so ikukwento natin yung history ni Clarita Villanueva. Nangyari to 1953. So, medyo may katagalan na. Before, si Clarita Villanueva, isa siyang babae from Bacolod. Hindi maganda yung childhood ni Clarita Villanueva. Bakit? Paano ba siya? Bakit? Kasi, ito nakakatawa. Ang mama ni Clarita Villanueva is self-proclaimed na spiritualist. Mm-hmm. Okay. Alam mo yung mga style na manggagamot ako, di ba? Ano kayo, punta kayo sa akin, magpagamot kayo. Diba, kunwari, o kinulam ka, o kaya kong labanan yan. Tapos, ang ginagawa is, nangihingi ng pera. Kapalit. Pero, fraud. Ah, so hindi talaga siya, Hindi legit na spiritualist or, faith healer or albularyo ang mama ni Clarita Villanueva. Ano siya, scam. Tapos ngayon, yung tatay pa ni Clarita Villanueva is iniwan na sila mag-ina at their early age. Mm-hmm. Namatay ang mama ni Clarita Villanueva. Naiwan na mag-isa si Clarita Villanueva. Bata pa siya. Ang naging way niya para makasurvive is naging siya? Prostitute. Early age to Early age. Siguro, sabi nating 15 or 12. 12 pa lang ata. 12, nag-umpisa na siyang maging prostitute. Tapos, naisipan niya na pumunta dito sa Manila. Dito na siya nagbakasakali. Kasi, yun naman yung, diba, sa mga stories, yun naman yung, or sa mga pelikula na Tagalog, yun yung mga mindset lagi ng Pag nasa probinsya, ang iniisip nila is, once, na pumunta sila na Manila, yun yung, dun sila uunlad, or yun yung magiging way para maka-aun sila sa hirap, which is laging baliktad yung nangyayari kasi mas worse pa pala dito sa Manila. Ganun din ang nangyayari kay Clarita Villanueva. Pumunta siya dito sa Manila, nagtrabaho siya as a prostitute, kaso, natsambahan niya na, ang naging customer niya is, and uniform na police, so off duty. Nung time na 1953, sobrang mahigpit ang batas sa prostitution. Plus underage pa si Clarita Villanueva nang time na to. Wala pa siyang 18 ito ha. Sobrang kasi 'di ba sabi ko nga bata pa lang nag-umpisa na siya. Hinuli and kinulong si Clarita Villanueva sa sa Manila City Jail. Pero before, hindi pa Manila City Jail ang pangalan nun. Ito na. Nung May 1953, may ibang mga prisoners na naririnig si Clarita Villanueva na nagsisisigaw sa loob ng kulungan. Ng kulungan. Ano ba yung kulungan niya? Mag-isa lang siya o marami sila doon sa loob? Saglit lang. Iniisip ko. Parang nung time kasi na 1953, solo-solo pa ata ang tao sa kulungan Nagsisigaw daw si Clarita Villanueva, tapos nung kinakausap nila, iba na yung behavior niya. Alam niyo yung behavior ng isang sinasapian ng demonic spirits. Ang isa pang prominent nun, yung mapapansin mo sa kay Clarita Villanueva, is may mga siya, Pops? Bite marks. May mga bite marks siya. Ngayon, syempre, kung ikaw, kung skeptic ka, isipin mo na baka si Clarita Villanueva lang din. Alam mo yung siya? Nasaan ba yung kagat? Yun nga. Yung mga kagat is nasa place na hindi niya maaabot. Tulad ng nasa likod. Nasa likod ng legs. Based sa sa records, nasa likod ng legs, nasa likod niya mismo. Diba? So yun pa lang, parang nakakapagtaka na. Bakit pa siya nagkakaroon ng mga bite marks? Tapos yung itsura pa ng bite marks is hindi siya pang Kasi pag kumagat yung tao, malalaman mo na tao kasi yung hugis ng bibig doon medyo malapad. Parang ang daming set of teeth. Ganun. Wala bang hayop doon? Saan? Sa loob ng kulungan? Pwedeng kumagat sa kanya? Sabihin na nating merong ganun. Siyempre, kung sakaling nagsisigaw siya at chinek siya, makikita naman, di ba? Wala naman na ibang pwedeng paglabasin niya. Ngayon, iniisip nila na may kinalaman nga to sa supernatural. Tinanong nila si Villanueva, si Clarita Villanueva, sinong gumawa sa'yo ng mga kagat na yan? Sinabi ni Clarita Villanueva na meron daw dalawang demonic spirits na gustong kumuha ng katawan niya. Tapos pinakwento pa sa kanya kung ano itsura Ang itsura ng isa doon sa mga demonic spirit is malaking tao daw na balbon. Balbon daw. Tapos malaking tao na parang dark skin na malaki. Tapos yung isa, maliit lang paps. Maliit lang daw paps na tao. Na yun daw yung sumasampa sa katawan niya tapos kinakagat-kagat siya. Parang kung isipin natin, parang Taguro Brothers, ganun. Isang malaki tapos isang maliit. Ngayon, tong case na to, 1953, feeling ko wala pang pwedeng mag-perform ng exorcism dito sa Pilipinas. Kasi
pagpe-perform ng exorcism is mahabang process pa yan eh. Hindi yan basta kunari pare ka, pwede ka nang mag-perform ng exorcism. Kailangan muna niya ano, humingi ng permit sa Vatican. At saka may mga hindi lahat ng pare kaya mag-perform ng exorcism. Kailangan Vatican ka. Oo, kailangan. Kailangan Vatican, tama. Kailangan Vatican ka. Kasi dada ka Vatican eh. Tama, tama. Isang pastor sa Amerika ang pumunta dito sa Pilipinas para i-check yung kalagayan ni Clarita Villanueva. Teka lang, itong mga nang kinukwento mo na to, nangyari ba to sa movie? Napanood mo na ba? Hindi ko napanood yung movie, hindi ko rin napanood yung version ng ano, nung sa KMJS kasi naging meron. Oo, may nung Halloween special, meron din ito sa KMJS. Pero ito yung nangyari talaga. Hindi ito yung sa movie, hindi ito yung sa ano. Kasi pagka i-movie na minsan dinadagdagan ng mga ano eh, for cinematic. Yan, oo, dinadagdagan ng mga details. Excuse me. Ito ba isa eh, na parang iniisip nila kung bakit daw parang legit na demonic ano, possession. Nung dumating yung pastor galing Amerika para i-check si Clarita Villanueva, nag-usap sila English paps. Oh. Hindi marunong mag-English si Clarita Villanueva. Tapos naiintindihan? Anong naiintindihan? Nagkaroon sila ng conversation ng English. Na knowing na si Clarita Villanueva is at the early age, hindi na siya nakapag-aral, naging prostitute na siya, and ano siya, nung time na yon, basta ano eh, hindi ko naman sinasabi na kapag ano, kapag galing probinsya hindi marunong mag-English, kasi minsan pa nga yung mga galing probinsya ang mas magagaling mag-English, di ba? Pero basta si Clarita Villanueva hindi siya marunong mag-English since ano siya hindi nga siya nakapag-aral ng high school, ganyan. Nag-usap sila eh, conversation English nung pastor na yun, na kung isipin paano natutunan ni Clarita Villanueva yun, and sino nang ano eh. Pero sabi nga daw nila, di ba, parang ang walang language. Oo, ang demon daw is kaya niya mag-cope kung ano yung language na ano, di ba? Para madali niya ma-express yung ano. Di ba? Parang kaya yung kung ano yung gusto niyang sabihin. Kung maglalatin. Pero actually yun nga yung naisip ko kagad eh. Paano natutong mag-English yung demonyo na yun? Kasi hindi, kaya nila yun. Sobrang ano sila eh, knowing na mapaglin lang sila. Kaya nila gawin. Lang. Ayun, isa yun sa mga unsolved mysteries. Pero tapos ano sorry. Na ano rin pala, nung during nung ano na yun, kinukwento nung pastor na ano, nakikita niya daw, hindi, kasama nung pastor, meron pang isang ano eh, isa pang witness na ano sa medical field. So, siya sa scientific side. Oo. Siya mismo yung nakasaksi na ano, nagiging visible yung ano, yung mga bite marks. Nang walang nangyayari, oo, nang walang kumakagat. Oo. Lumalabas talaga kay Clarita yung mga bite marks. Medical, ano yun ha? Nasa medical, ano siya, side ha? Ibig sabihin, yun yung nagpapatunay na baka, kasi totoo, yung nangyaring ang possession kay Clarita Villanueva. Tapos, after nung siguro nung pinagdasal siya nung pastor na yun, ano, bigla na lang parang bumalik sa normal si Clarita Villanueva. Tapos sinabi niya na lang na ano, na umalis na daw. Umalis na daw yung dalawang, yun nga, yung dalawang gustong sumalib sa kanya. Ngayon, isa siya sa mga unsolved mysteries dito sa Pilipinas kasi hindi masasabi kung totoo ba na nangyari to or ginawa lang ba tong story na to ni Clarita para makawala siya dun sa kulungan, di ba? So nakawala siya after? Pinalaya din naman siya after. Or di ba kasi pag ganun, ano yan eh, pag ganyan laging chine-check din yung ano eh, baka nagkaroon ng ano eh, di ba, sa brain, mental illness, di ba? Ngayon wala, ang clear naman siya. Ngayon nga Paps, ang pagkakaalam ko, pag may exorcism ngayon, ano eh, aside sa pare, meron ding lawyer, may doctor, tsaka may psychologist or psychiatrist na involved kapag may mga ganong klase ng exorcism. Ngayon to ah. Pero ngayon, alam mo, napapaisip ako sa ganyan. Ibig sabihin, kung merong nagkakaroon ng, kung nag-aaral ng exorcism yan sa Vatican, ina-acknowledge nila na totoo na may sinasabihan talaga. Mm-hmm. At saka Paps, yung kay Clarita Villanueva, hindi siya pari ah, nasa Vatican ah. Pastor lang yun ah. Hindi ito ano ah. Hindi, so alam talaga nila. Oo. Pero ano to, sumikat to sa ibang bansa, umabot yung balita sa Amerika. Oo, talagang isa siya sa mga ano. Siguro masabi na natin na ano siya, na hindi niya ka-level kasi yung ano, yung pinagbasihan kay Emily Rose. Uh-huh.
Annelise Michelle. Parang ganun yun. Yung grabe yun eh. Diba? May mga recordings pa yun eh. Oo. Na pag pinakinggan mo. Nakatatakot ka talaga. Try nyo yun. Hanapin nyo yung mga recorded tapes ng exorcism ni Annelise Michelle. Maririnig nyo talaga yung boses ng demonyo. Sobrang nakakatakot talaga. Ang problema nito, Paps, nakulong yung pare. Okay. Tsaka yung parents. Bakit? Siyempre, ano na to eh. Tinignan yung ano eh. Tinignan yung side na ano ba? During exorcism rites ba? Ano? May nalalabag ba na human rights? Uh-oh. Kasi namayat, Paps, namayat ang todo. Tinali ba nila yun? Kasi... Pagkakatanda ko, almost 60 plus exorcism rites ang nangyari. Huh? 60 sessions. Nang ganun. Nung namatay si Annelise Michelle, nakita ang cause of death, dehydration. Kaya nakulong sila. 60 sessions, tas namayat. Ano, gusto mong ano? Gusto mong patasin? Ito yung mga liposuction dati, no? Ilang session lang eh. 2 sessions ang ata, mamamayad ka eh. Sa kanya 60. Oo, tala ko sabi ko gusto mong patasin eh. yun yung story na pinagbasihan ng ano, ng exorcism of Emily Rose. Ilan ang sumabi kay Emily Rose? 6? 6. Or 7? Ay, di ba ano? Kasi di ba parang give me, ano, pinapangalan sa kanya. Tapos ang dami niya sinabi yung pala. Sabay-sabay lahat na sumabi sa kanya. Kaya pag nakita niyo yung picture ni Annelise Michelle nung okay pa siya, tsaka nung during ng exorcism, sobrang grabe ng pinagbago. May videos ba nun? Walang ano, recorded parang videos. Yung ano audio lang. Audio no? Lang meron. Tsaka yung mga pictures. Ano, kung totoo yung mga time traveler, isa yun sa mga gusto kong ano, yun, puntahan. Kung nagta-time travel ka, ano? Pupuntahan mo yung mga unsolved mysteries para... Ano ba talaga nangyari dito? But ayaw mo ng ano, ayaw mo ng concept niya, ano, Deadpool sa time traveling. Yung kay Hitler. Ah, yung pinatay niya siya. Di ba yung hanap niya, ano? Sinakal. Parang nakita niya yung baby. No? Hindi, kaya sa ano yun, sa Endgame yun. Yung sa sinabi ni, ano, ni tawag doon, ni War Machine na hindi, pupunta si Thanos. Hindi, meron din sa Deadpool. Ah, meron ba sinabi yun sa Deadpool? Nakuha niya ano ni Cable eh. Yung time traveling device niya eh. Tapos parang may pinakita doon na pinuntahan niya pa nga yung ano eh. Yung lumang Wolverine sa movie. Nakita niya yung lumang Deadpool yung may tayo sa bibig. Nakita sila. Sa X-Men. Tapos next, parang may pinuntahan siyang nursery room na may kinagagal yung baby. Yun ba yan? Medyo nakalimutan ka na kasi nag-training ka ba ng call na dati sa informatics SM Marikina in 2012? Sino? De, kasi naka-live kami pala ngayon, yung mga nasa YouTube. Naka-live kami sa TikTok. Gagawin namin next week. Next content namin is magla-live kami sa TikTok. Tapos, yung mga questions na itatanong sa amin is i-re-record namin. Tapos, ipopost namin sa YouTube. Parang yun yung pinaka-live recording natin. Tapos, since na-mention mo kanina, nabanggit ni Tito James pala kanina na medyo na ano siya about car crash. I-share naman natin sa kanila. Tsaka para syempre matulungan din natin na ma-rebuild yung ano, yung basta, alat na lang i-explain. Ano ba nangyari? Okay, so ganito, mga pamangkin, Tito James here. Kung familiar kayo, meron ako dating TikTok account na ano, nag-feature kami ni Tito Ian ng mga urban legends and disturbing content. Basta marami. And then, ito, nung nakaraan, bumigay na yung ano ko, TikTok account ko. Wala na akong TikTok account. Bumigay, bakit? Na ban. Marami na akong warnings before. Tapos, bumingo nung one time na pinost ko to, itong video na to, na ikukwento ko ngayon, okay? So, isang mabilis lang, ang bago ko ng account is yung nakatag dito. Tinag ni Tito Ian dyan sa may baba. Yan yung bago kong account, so pa-follow na lang ako. Salamat. So ito, ikukwento ko na sa inyo yung reason. Video. Kung bakit tuluyan nang nawala yung TikTok account ko, okay? So, before, Paps, naalala mo ba nung mga time na, ano pa to eh, na hindi pa lahat naka-smartphones? Saan tayo nag-i-internet nun? Computer shop lang, di ba? Computer shop, Meron dati sa akin pinapanood yung kaibigan ko sa computer shop. Na napanood niya daw sa YouTube. Okay. So ganun yung dati, 'di ba? Naalala mo na parang uyalik-alik kami papanood ako sa dito sa YouTube. Tingnan mo tong video na to. Wala siyang binigay na context sa akin. Basta ang nakita lang doon is isang group of friends na parang nagta-travel sila. Nakasakay sila sa sasakyan. Sabi na nating a driver, yung katabi ng driver, tapos ako na nag-upload, may hawak akong video cam, yan. Nagkukulitan, nagkukwentuhan, kasi ano pala yun sila,
binibisita nila yung isang location na gagamitin nila para sa isang movie na sinushoot nila. Okay? Ah, so ano sila? Filmmakers? Oo, oh, yan. Okay. Group of students. Okay. Group of creators, sabi nila. Okay. Mayroon sa kanila. Tapos maya-maya, sa malayo, meron sila nakitang isang babae na parang hitchhike. Hitchhike. Okay. Oh, hitchhike. Kumara. Tapos di tinigilan nila, nagbibiruan pa sila na ano ba tawag yan, na wag ganyan. Tapos nung nakita nila yung mukha, maganda. Maganda yung itsura ng babae. Kaso nakakatawa doon, nung pag pinapanood yung video, habang tinututukan ng video cam, nung handy cam, nagiglitch-glitch yun na, nasisira. Pero maganda yung babae, mapapaganda. Panoorin ko yung video mo. Sige. Di, pinasakay nila. Tapos, syempre. Ah, short film siya? Hindi. Sobrang found, quick lang. Oo, found footage. Okay. Eh. Tapos, di, tinanong nila, ang pangalan pala ng babae is si Teresa Fidalgo. Kasi tinanong nila, anong name mo? Ganyan. Tapos, panabi niya, Teresa Fidalgo. Tapos, marami pa mga questions. Yung parang ano, tanong lang ng ano, normal na nag-i-start ng conversation. Tapos, maya-maya, nakita nila itong si Teresa Fidalgo na parang nalungkot. Alam mo yung parang gumanon. Gumano siya. Tapos tinanong nila, anong problema? Anong mangyayari sa'yo? Tapos hindi sila sinagot. Ang ginawa lang ng Teresa Fidalgo is parang tumuro lang dun sa malayo. Parang gumano lang. Di yung nagbibideo na ganyan, tinignan niya kung ano yung tinuturo ni Teresa Fidalgo. Tapos parang sinabi nila, anong meron dyan? Sabi ni Teresa Fidalgo, dyan ako nagkaroon ng accident and namatay. Tapos sila, nagulat sila. Ngayon, tapos yung camera na nakatutok dun sa area na yun. Pagtingin nila sa mukha ni Teresa Fidalgo, paps, distorted na. Nakakatakot na yung itsura. Tapos sila, nagpanik na sila, inatake sila. Tapos after nun, nag-crash yung sasakyan, gumulong-gulong. Tapos ang last is nakaganon lang yung video. Tapos ang sabi dun sa context, nung last part is nakita ng mga pulis yung ano, yung handicam na yun. Tapos ayun yung in-upload. Parang ubus ata lahat sila doon, isa lang yung naging survive. Sino? Yung may-ari pa ng video cam. Kaya natanong pa nila ng more detail kung anong nangyari. Ngayon, naalala ko yung video na yan na sumikat dati sa YouTube. In-upload ko sa TikTok. Tapos nakita ni TikTok na nagkaroon nga ng car crash. Inisip niya na totoong car crash yung in-upload ko. Ang ginawa ni TikTok, ayun na nga, naban na yung account ko. Pero before nun, marami naman na akong warning sa account ko. Kasi minsan, di ba, nag-upload ako ng mga disturbing content. Nawawarningan ako ni TikTok. Siguro nung time na to, ito na yung time na bumingo. Na parang, oy, tama ka na, ito na. Yung delete. Kaya, sa mga nanonood ngayon, follow nyo ako dito sa bago kong account. Yan pero ano yung account mo? Para dun sa mga nasa TikTok? Hindi, ang hirap sabihin eh. Sorry, iba kasi username. Pero ila itatag mo. Binago mo ka po? Hindi, yun pa rin. Itatag mo na lang dito. Hindi, para dun sa mga nanonood sa live. Saan? Ayun. Sa live, YT_JamesTV. Oo, parang ganyan. Sige, i-chat ko dyan. Okay. Habang chinachat ko, meron ka ba paps na urban legend na pwede mong i-share sa amin? Naalala mo, nabanggit ko kanina yung tungkol sa liposuction. Sa liposuction? Oo. Oo, di ba sabi mo kasi ilang sessions yung kay Annalise? Marami. Almost 60. So yun nga, speaking of liposuction, may time before na may kumalat na urban legends about slimming pills. Meron kasing kumalat na kwento about someone, may babae. Let's say yung pangalan niya is Teresa. Okay. Teresa yung pangalan. No, si Teresa, sobrang ano niya, sobrang gusto niyang pumayat. Sa sobrang gusto niyang pumayat, gusto niyang gumawa ng way na parang meron ba akong pwedeng gawin na pwedeng kainin. Ayaw niya mag-diet kasi hindi niya kaya. Kasi nagugutom siya eh. Na parang yung hunger pangs niya sobrang lala. Na parang 4 hours lang siyang hindi kumain. Sobra na yung gutom na mararamdaman. Tapos nag-ano na siya na naging obese na ba siya? Naging overweight hindi pa na. Naman siya. Papunta na siyang overweight. Hindi siya overweight. Okay. Pero so, kasi ang mga babae conscious din sa katawan nila. Sobrang conscious nila sa katawan nila. So siya, naghahanap siya ng weight. Wala siyang time para mag-gym. Ayaw niyang mag-diet kasi hindi niya kaya. Since gusto niya kumakain. Oo. So, nagbabrowse siya sa online, sa magazines, kung may mahanap siya na parang way kung paano pumayat.
May nakita siya online. Nakalagay online is lose weight fast and super effective. Shortcut. Gusto niya shortcut method. Gusto niya shortcut. Shortcut method. So, umorder siya kagad kasi mura. Tapos, good for 1 year na daw. Good for 1 year na ano daw. Ano yan? Ano yung in-order para siyang subscription. Yan? Parang pills daw siya. Pills, okay. So, nag-order siya and then dumating din yung in-order niya after mga 2 weeks. Nagulat siya kasi nung binuksan niya yung package, pag-shake niya ng bote, hindi masyadong madami. Kasi normally yung mga pills ngayon nasa 60 tablets. Ito yung sa kanya, pag-shake niya, medyo hindi ganun kadami. Pagtingin niya dun sa label, 12 tablets lang. 12 tablets, as it ano, parang nag-make sense sa kanya. 12 tablets, good for 1 year. So once every month? Once a month lang. Once a month? So parang, nagtaka siya, bakit ganun? One tablet per month? Hindi ba yun, kasi normally, di ba, daily mo iinumin yung supplements eh. Sa kanya, nagtaka siya kasi bakit kailangan na once a month lang. So yun, iniisip niya siguro sobrang ano effective. Ito, sobrang effective ito. Hindi ako pwedeng ito. Madami. So yun, nag-start siya. First month, uminom siya. Wala pa siyang nakikitang effects masyado. Second month, uminom siya. Nawawalan na siya ng gana kumain. Second month. Tapos, third month, umapayat na siya. Wala pa rin siyang ganang kumain. May changes agad, no? May changes na kagad. Sobrang bilis. Payat niya na, na-reach niya na yung goal niya na katawan. 3 months lang. Walang exercise, walang diet. Walang diet. Hindi niya kailangan mag-diet kasi wala siyang gana kumain. Okay. So, fourth month, nag-decide na siya na ayoko nang i-take to eh. Kasi okay na yung katawan ko eh. Ito na yung gusto ko na klase eh. Na katawan. So, tumuloy lang siya. Actually, pinigil niya na yung pag-inom. Fourth month pa lang ha. So, meron pa siyang ilang pills. 8 na pills. Oo. Kasi sa 12 na pills, meron 4 pala yung nainom niya. So, may 8 pa. 8 na natitirang pills. So, hindi na siya umiinom nun. Pero napapansin niya na wala pa rin siyang ganang kumain. Yung pagpayat niya sobra. Tapos nagkakaroon siya ng parang sakit sa tiyan. Paano sakit sa tiyan? Parang feeling niya may, alam mo yun, yung parang hindi siya kumakain masyado, di ba? Pero parang feeling niya may laman yung tiyan niya. May laman yung tiyan niya. So fifth month, iniisip niya na mag-wear down din yung effect nung iniinom niya. Sixth month, pumapayat pa rin siya. Oo. Pumapayat pa rin siya, hindi pa rin bumabalik. Pero umiinom pa rin ba siya? Hindi na siya, tumigil na siya. Tumigil na siya. Nung fourth month pa lang, tumigil na siya. Sixth month, pumapayat pa rin siya, wala pa rin siyang gana kumain, tapos napapansin niya na yung tiyan niya sobrang palala na ng palala yung feeling. So pumunta siya sa doktor on the sixth month. Sabi niya, Doc, kasi ano eh, sobrang payat ko na pero wala pa rin akong ganang kumain, tapos parang feeling ko may mali sa tiyan ko. So yun, ang nangyari, chinek siya. Tapos yung doktor sabi, naku ma, meron ba kayong tinitake ngayon or kung ano man? Oo. Tapos sabi, oo ito, dala niya yung pills. Dala niya yung pills. So pagdala nung, pagbukas niya ng pills, sabi niya, walong pills. Hindi ko alam to kung ano to. Sinek ng doktor kasi titingnan niya eh. Oo. Sabi niya, hindi siya familiar, so ibig sabihin, ano to? Parang, ano kaya to? So ang ginawa niya, binuksan niya yung pills. Pagbukas niya, nagtataka siya ba't ganun yung itsura? Hindi niya alam kung ano yun. Tapos tinignan niya sa microscope. Oh, ano? So na-confirm niya, na pagtagpi-tagpi niya, yung nakita niya dun sa tiyan ng babae, tapos kung ano yung laman ng tablets. Ano pala? Yung laman ng tablets, itlog ng tapeworm. Tapeworm. Oo, tapeworm. Alam mo yun? Tapos yung nakita sa tiyan, sobrang daming tapeworm sa tiyan, sa loob ng tiyan niya. Tapos ang nangyari, ibig sabihin yung iniinom niya na pills, itlog ng tapeworm, tapos parang doon na nag-cultivate sa tiyan niya. Grabe! So kaya wala siyang gana kumain. Kasi parang, yun yung isa sa mga, ano eh, symptoms lang. Tapos, yung nourishment ng katawan niya, and napupunta lahat sa tapeworm. Kaya pala, ang bilis din ng effect sa kanya. No? Yan. Grabe. Bilisan. Kaya yung mga gustong magpapayad dyan, mas maganda na napaghirapan nyo na lang kesa dun sa mga products na hindi nyo alam kung ano yung laman talaga. Tsaka pag ganyan kadiri na yan, Pops, may ano na yan sa loob, may bahay na yan sa loob. Meron na. Ayan na yung tipo nung ano eh,
ng pasintabi sa mga kumakain na, ayun na yung tipong ano, yung buhol-buhol na. Mm. Nakita ko na ng ganun. Okay. Sa mga YouTube videos. Mm-hmm. Na ano ko eh, medyo may trauma ako dyan sa tapeworm na yan. Kasi, okay, meron kami dating kapitbahay na ano, di ba usually pag bata may ano talaga yan, may mga tapeworm talaga yan sa chan. Na sila pinupurga eh. Oo, okay, pinupurga. Kaya sinasabi nila na, ay ano, ang payat, ba't ang payat anak mo? Purgayin mo kaya kasi baka marami ng ano yan. Bulate. Oo, bulate sa chan na sila yung kumukuha ng nutrients imbis na napupunta sa katawan. Kaya nga may mga bata na pinupurga. Tapos isa pang pala tandaan is pag malaki yung chan. Mm. Yung taga sa amin, yung kapitbahay namin, bata pa yun, pinurga siya. Ngayon, ano, di ba saan dapat lalabas yung... Sa pupu. Oo, di ba? Lalabas na. Sa kanya, ano, nailuwa niya. Ano sa sobrang dami? Hindi, isa lang naman. Ang nakakapagtaka nun, ang nakaka-trauma nun, Pops, nakita ko pa kung paano yung nailuwa. Kasi ano, sinuka? Siya, hindi, nakaupo siya, tapos narinig, parang umuubo. Umuubo. Tapos pag ubo niya ng malakas, may lumabas na puti. Ngayon, akala ko sa malayo, lungad. Lungad. Batang-bata pa talaga. Bata, akala ko lungad. Lungad is yung ano, yung gatas. Na isusuka ulit ng bata. Tapos maya nakita ko gumalaw. Oo, dun. Ano yung tsura? Ano, ang laki, Pops. May guwit-guwit pa yung ilalim. Di ba, parang mahaba na ganyan. May ano pa, guwit pa sila. Nilagay nga sa bote, tapos ano, pinadoktor. Nakita ko, simula nun, trauma na ako. Takot ako. Tapos, natakot pa ako na sinasabi daw nila na kapag pinupurga daw, dapat daw lumabas daw yung bahay. Yung bahay is yung parang... Para hive? Hindi bahay eh. Tinawag lang siyang bahay pero ano yun? Kumpol yun ng mga tapeworms na nabuhol-buhol na. Nagbilog na. Grabe, ibig sabihin, sobrang dami na may possibility na parang kaya malaki yun siya, no? Tapos isang malaki pala, no? Kaya baka yung babae dun sa story mo kanina sa Urban Legend, baka laki na, halusin laki na ng chan niya yung... Mas malaki na yung chan niya sa buong part ng katawan niya. Bilog ng... May ganun din na ano eh, naalala ko lang, mabanggit ko lang. May Rat King din na sinasabi, Rat King. Parang may nabasa nga akong ganun. Di ba yung sinasabi ko, sobrang dami ng uod sa chan, nagbilog-bilog na. Meron naman Rat King, parang ano yun, parang group, sabi natin 10 na daga or 8 na daga na ano, nagbuhol-buhol na yung mga buntot nila, Pops. Oo, so may tsura niya, paikot siya na puro daga, tapos magkaka-join sila sa ano, sa buntot, Rat King. Napaka-rare daw sobra na makakita ka niyan. Na up to the point. Pero nangyayari yun? Oo, nangyayari yun. Up to the point, once daw na makakita ka niyan, ano daw yun eh, parang omen daw yan na may mangyayaring masama. Dati, sa sobrang rare yun. Nag-search ako footage, well, may nakita ako kaso peke, hindi naman siya rat king, ginawa lang. So ibig sabihin, ganun siya ka-rare na hanggang ngayon, wala pa atang footage ng rat king na tinatawag. Basta ganun siya, mga 8 or 10 na daga na magkaka-join sila ng buntot. So yung movement nila siguro paikot pa sa. No? Nakakatakot pag makakita ka ng ganun. Tapos nag-aagawan pa eh. Oo, kasi hindi nila alam eh. Tapos ano pa ba? Meron ka pa ba ang mga urban legend or scary stories sa... May urban legend ako dito. Nangyari daw to somewhere sa isang mall dito sa Makati. So maraming mall sa Makati, di ba? So hindi natin sure kung saan to. And hindi na rin ako siguro magbabanggit kasi hindi rin naman... Are you sure? Kung totoong nangyari to, di ba? Kasi urban legend nga. Ang kwento is, may isang babae na katatapos niya palang mamili. Okay. Marami siyang pinamili. Ngayon, mapunta na siya sa parking kasi pauwi na siya eh. Tapos na siya mamili. Di marami siyang dala. Tapos pumunta na siya doon sa parking. Kasi, for sure, pag nag-shopping ka sa Makati, ibig sabihin, mayaman ka, may kotse ka, di ba? Mapunta na siya sa may sasakyan niya. May nakita siyang isang matanda, Paps. Matanda, gray hair, tapos ano, naka-duster, tapos ano, yung may ganun pa. Para may takip. Kinausap siya ng matanda eh. Sabi sa kanya ng matanda, parang, ineng, pwede bang ano, makisabay? Malayo pa kasi yung uuwian ko, tapos nawala yung wallet ko. Hindi ko na, wala na akong pera dito pumasahay pa uwi. Kung okay lang ba, makisakay ako sa sasakyan mo. Eh dahil siya, kung ikaw, kung makakita ka na matanda na gano'n na nangihingi ng tulong, gagaan yung loob mo eh, no? Na parang, sige, tulungan ko to yung matanda. Pinagbuksan niya ng pinto sa likod.
ng sasakyan. Sumakay na yung matanda. Yung matanda, may dala pang parang bayong. Alam mo yung bayong malaki, ano, parang yung pang divisoria na bag. Basta malaking bag. Pinasakay niya, tapos sinarado niya na ng pinto. Tapos papunta na siya dun sa may driver seat. Pabalik na siya sa may driver seat. Parang may naramdaman siyang kakaiba. Parang naisip niya, parang may iba eh, may mali eh. May nararamdaman akong something na weird dito sa nangyayari. Dahil hindi siya mapakali, ang ginawa niya, kinausap niya yung matanda, sabi niya doon sa matanda, antayin niyo lang po ako dito sa may sasakyan, may babalikan lang po ako sa loob. Gumawa siya ng dahilan eh. Naiwan ko po kasi ata yung credit card ko. Antayin niyo lang po ako dito, tapos papasok lang po ako sa loob. May babalikan lang ako, babalik din ako dito. Pero ang ginawa niya, Paps, nung pumasok siya ulit, pabalik sa loob ng mall, hindi naman totoo na nawala yung credit card niya. Nagtawag siya ng security. Tawag siya ng security kasi may something na weird. Binalikan nila ngayon yung sasakyan doon sa parking lot. Tapos tinuro niya yung, parang sinabi niya sa security, di, nandito yung matanda. Pagbukas nila, Paps, nung pinto nung paro, doon sa passenger seat, wala na yung matanda. Wala na yung matanda. No. Pero naiwan yung bag. Okay. Nadala. Tapos, nung binuksan nila yung bag, ang nakita nila doon may duct tape, may kutsilyo, tapos naiwan pa doon yung wig na gray, at saka yung duster na sinuot. Oh? Oo. So, lalaki yun, nasa loob? Mm-hmm. Kumbaga, na-cheat niya yung pwedeng mangyari sa kanya. Which is, kung sakali na sumakay siguro siya doon sa kagad sa driver's seat is wala na. Oh. GG na siya doon. Hindi pala talaga matanda yung naisakay niya. Ayan. Ano yan? Kalat yan ng urban legend na nangyari daw sa somewhere dito sa isang mall sa Makati. Parang may narinig nga rin akong ganyan. Pero iba yung daw? Hindi. Hindi ko na maalala yung details eh. Pero parang may kwento nga din na ganyan. Na mag-ingat daw sa parking lot. Mm-hmm. Parang same as ganyan. Na parang may mga lumalapit daw minsan. Kaya ako minsan, medyo nawibilduhan din ako pag may mga lumalapit sa parking lot. Mm-hmm. Kasi bakit ka sa parking lot? Na ano? Na ang hihingi ng kung ano-ano. Kasi una sa lahat, so ibig sabihin nag-antay ka na dyan ng sobrang tagal. Oo, siguro nag-o-observe na siya na pwede niyang maging next na victim. Oo, yun nga eh. So, yung thought para sa akin na may nag-o-observe sa kung ano yung meron ka, tapos bigla siyang lalapit sa'yo kapag feeling niya, parang... Tsaka mas creepy to kasi buhay eh. Oo. Buhay eh. Tas andun na, sa loob na. Di ba nakasakay na? Nakasakay na ba? Yun. So parang yung idea lang noon sobrang nakikripiya na ako. Oo. Ikaw, may ano ka pa? May alam ka pa ng urban legend? Meron akong naalala. Ito, nakita ko to somewhere sa Reddit dati. Meron kasing kilalang lugar sa ibang bansa. Let's say sa America na lang. Paraan natin. May isang bahay sa America na for lease, na for rent. Sobrang mura, pero ang laki ng bahay. Ngayon, madaming nagtataka, isa sa mga unang tanong na itatanong mo, bakit ang mura? Mm-hmm. Diba? Pag good deal yan, pag ganyan eh. Oo. Pero sabi nga nila, laging may catch. Mm-hmm. Laging may catch. Tapos may isang babae na gusto niyang i-rent yung bahay. Kasi ang laki, ang ganda eh. Tapos nung tinanong niya, nag-research na sa mga friends niya, ay teka, yung bahay na yan? Mm-hmm. Yung bahay na yan, kilala yan kasi may serial killer before na nakatira dyan. Okay. Kayo so, ba? May pangit na history doon sa bahay, kaya mura na niyang naibibenta. So, parang feeling ko talaga, ganun. Kapag may naka-attach sa isang specific na masamang nangyari yung lugar, bumababa yung value. Mm. Pero, kasi yun eh, bad shot pins para sa isang paghahanap. Kayo ba? Titira ba kayo sa isang bahay na ganun? Lalo na kung sobrang mura, tas ang laki. Let's say na isang mansion siya. Tapos, yung mansion na yun, pinapaupahan sa'yo ng 5,000 a month. Tapos haunted. Haunted siya. Alam nyo na haunted siya. Titira pa rin ba kayo? Yun, parang ganun. Ganun yung kwento. So, siya, hindi naman siya masyadong naniniwala sa ano. Tsaka iniisip niya, matagal nang nangyari yan. Mm. Wala nang ano. Pass na. Tapos tinanong niya yung landlord ng bahay,
marami na bang tumira dyan before? Mm. Oo, masaya naman sila dito eh. Mm. Pero kailangan lang nilang umalis at some point. Tapos yun, tumira siya doon. Sabi niya, go na to. Mm, go na, kasi mura naman eh. Lalo na sa US, medyo mahal yung, ano, yung rent doon eh. Pero nakuha niya yun for a good deal. Mm. So yun, tumira siya doon. Siya, normally, kapag unang dating mo sa bahay, may housewarming. Mm. Madaming pumunta sa housewarming niya. Okay naman, walang problema. Tapos, nung gabi na yun, medyo parang uneasy siya. Mm. Parang feeling niya maraming nakatingin sa kanya. Namamahay, parang namamahay siguro. Actually, yun yung feeling niya na parang, parang ang dami nakatingin sa akin. Pero dinismiss niya yung idea na yun Naisip niya na baka namamahay lang ako. Tsaka syempre, aside from namamahay siya, yung idea na may serial killer din before, nakaka-affect din yun sa kung paano yung iniisip niya. So yun, nung time na yun, after natulog siya, normal, walang problema. As time goes on, yung feeling na may nakatingin sa kanya, laging nandyan, hindi nawala. Na parang iniisip niya na baka lang kasi yung idea talaga na alam niya na merong doon nakatira yung serial killer before, yun yung nagbabother sa kanya. Tapos, ang nangyari is parang dumating yung point na hindi na siya makatulog sa gabi, sa kakaisip, sa ibang kanta yun eh. Pero hindi na siya makatulog sa gabi nang hindi siya makukumpleto ng 6 to 8 hours na tulog kasi parang uneasy na siya eh. Tapos nagpa-consult siya ngayon sa psychologist. Tapos sabi niya, ang in-explain sa kanya ng psychologist, baka yun nga, kung ano iniisip niya. Iniisip niya na baka dahil dun sa history ng bahay, nasa subconscious niya. So every time na nandun siya, yun yung naiisip niya sa subliminal or subconsciously, naapektuhan siya. Tapos yun, sobrang siguro, ngayon nagme-make sense na sa akin, siguro yun yung reason din, kaya mura. Kasi may kaakibat talaga siya na dalahin. Feeling ko siguro yung mga previous na nakatira doon, ganun din yung reklamo. Yun din. So yun, isang araw, sobrang stressed out na siya. Sobrang stressed out siya na parang nagluluto siya sa kitchen, tapos feeling niya ang dami nakatingin sa kanya, pero dinidismiss niya sa utak niya kasi iniisip niya na iniisip mo lang yan. Tapos sobrang pressure, sobrang bad trip niya. Kasi alam mo yun, meron siyang nagsistruggle siya sa sarili niya na parang bakit ganito, dapat hindi. Oo, parang nagkakaroon na siya ng mga anxiety attack. Oo, na-anxious na siya. Nag-chop siya ng onion. Hinagis niya yung kutsilyo. Yung kutsilyo niya out of frustration. Tapos? Pagkahagis niya, tumama sa dingding. Pagtama sa dingding, nabutas, tapos parang may nahulog na na parang wall panel, natumba. So ibig sabihin empty yung dingding, tama ba? Pagtama nung knife dun sa dingding, tumusok, tapos natumba. Mm-mm. Tapos nagtataka siya, bakit ganun? Pagtingin niya kasi, may parang extra na room sa loob. Empty nga. Oo, so may empty na room. So pagpasok, lumapit siya. Pagtingin niya, ang daming mga jar. Pero wala kasing ilaw, madilim eh. May mga parang may isang cabinet na puro jar. Parang multi-level na cabinet na may mga jar sa loob. Hindi niya alam kung anong laman. Tapos, pumasok siya, kumuha siya ng kinuha niya sa phone niya, yung flashlight. Pag ilaw niya ng flashlight, sobrang daming jars na yung laman, puro mata ng tao. Ang daming mata. Tapos parang nakikinikilabutan ako. So ibig sabihin, yung feeling na parang maraming nakatingin sa kanya is totoo. Totoo. Kasi may mga mata doon. Tapos sinabi nung landlord na kasi nagtumawag siyang police after. Tapos in-interview landlord. Tapos alam din pala ng mga police na yung serial killer na yun. Yung mga serial killer kasi known for keeping trophies, di ba? Sa mga nabiktima nila. Kinukuha niya yung mga mata. Kaya pala, lahat ng napatay nung serial killer na yun before, walang mata. At di nila nakita yung mga mata na yun, ever. Kasi tinago. Oo. Tinago doon sa lugar. So, andun lang siya sa room na yun. Tapos, lahat nandun. Tapos, after nun,
umalis na rin yung babae. Hindi natin alam kung ano nangyari, kung pina-renovate ba yung bahay na yun, o may tumira pa talaga doon ever. Creepy no, no, knowing na kasama mo doon sa bahay, ano, mga mata ng mga taong buhay dati na naka-preserve. Siguro para paps parang ano, ano naka-formalin. Mga eyeballs. Mga eyeballs siguro. Creepy no, no. Nasa jar lahat. Ayun. Grabe. Sobrang creepy. Nung pinanood, nung binabasa ko siya, parang ang ganda ng twist ng ano. Kaya ayun, sinare ko sa inyo. So yun, mag 1 hour na tayo. Oo, grabe. So, ano, bitin na naman, no? Oo, bitin na naman, no? Siguro. Siyempre. Oo. Siyempre, magkakaroon pa rin kayo ng meron, next na episode. Meron na naman tayong next episode ngayon, di ba? So, ayun na nga, sa lahat ng mga umabot hanggang dito sa dulo, do not forget na i-like tong video ni Tito Ian. Mag-comment kayo, magsabi kayo ng mga insights, magsabi kayo ng mga suggestions kung ano yung mga gusto nyo pang topic na pwedeng pag-usapan. Pag hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe kayo dito kay Tito Ian. Tito Ian Lee, Ian Lee Australia dito sa YouTube. Ako may ano rin, YouTube, James O TV, and then sa akin sa YouTube, Ian Lee Australia, at TikTok, Tito Ian Lee. Tapos yung pinaka-importante ngayon, kailangan natin ibalik yung mga followers ni Tito James sa TikTok niya. So kung meron ko yung TikTok, itong mga viewers natin sa YouTube, tapos yung mga nasa TikTok live natin, follow nyo si Tito James sa bagong TikTok account niya. It's YT_JamesuTV. Follow nyo siya. For sure, madami kaming videos na i-upload din dun sa account niya. So yun, paano sa mga nanonood dito sa YouTube, maraming salamat. We'll be back on our next episode. Hopefully magawa na namin to more regularly. So last week nakapag-upload kami. So this time nakapag-upload ulit kami. Hopefully by next week we'll do this regularly. Just make sure na nakasubscribe kayo, hit niyo yung notification bell. Oo, para and updated. Tapos may mga content din kami na ipopost sa YouTube ni Tito Jamesu. Ang pangalan is Jamesu TV. Jamesu TV. Ilalagay ko doon, and then ilagay din natin yung TikTok links ni Tito Jamesu ngayon. Hopefully may chance pa naman na makuha niya pabalik yung account kasi nag-appeal siya. Pero sana makuha pa. Pero kung wala na diyan sa may second account, nag-comment ako diyan. Nag-comment dito sa comment section sa TikTok live yung ano. Pero dito sa mga viewers sa YouTube, ilalagay namin dito yung link dyan sa baba. And then, yun. So, paano kita-kita next week? And then, kung meron kayong mga gustong content na i-add sa next episode natin, meron kayong 7 days from now para ilagay yung comments na yun sa baba. And then, i-review namin yan. At nagre-reply kami as much as possible. Comment nyo lang kung ano yung mga gusto nyong pag-usapan namin. May it be, pwede siyang urban legend, pwedeng unsolved mysteries, pwedeng mga serial killers, or kahit ano pa man na ano ba, mysterious, ano bang ano yun, horror mga genre, ano. Mga ganun. May gusto pa ba dagdag? Okay na yun. So yun, basta mag-like sila. Maraming salamat guys, see you next week sa mga nanonood sa YouTube, yung TikTok live, mag-stay pa tayo ng konti. So yun, thank you so much. Thank you, mga ngayon. Bye. Bye.